Hi guys, it's Coach Richard again. So welcome to our next topic about the currency background. So tonight, we will be discussing about the New Zealand and the New Zealand dollar. So ano ba yung mga kailangan nyo malaman pagdating sa New Zealand? Okay. First of all, New Zealand is a commodity currency. So ano nga po bang ibig sabihin ng commodity currency? Pag sinabi natin commodity currency, etong bansa na to, or etong bansa, which is the New Zealand, is heavily reliant sa certain commodity yung kanyang ekonomiya. So ano nga ba yung commodity na yan? Okay? So siguro naririnig nyo na yung mga sabi-sabi na sabi nila. Mas marami daw ang baka kaysa sa tao sa New Zealand. Okay? Some statistics will tell you yes, pero yung iba hindi. Pero usually, ang population ng tao sa New Zealand is around 5 million lang. Okay? Pero may mga article, may mga site na nagsasabi na ang population daw ng baka, ng cow or ng cattle sa New Zealand is naglalaro around 4 to 6 million. So imaginein mo, ang ratio nila is 1:1. So ganun po karami ang cow sa kanila o yung baka sa kanila. And since marami yung baka sa kanila, tinitake advantage nila to para sa economy nila. Okay? So kung maraming baka, most probably, marami ring gatas. And itong gatas na to, ito yung isa sa pinaka or main product ng New Zealand. So, you can have dairy products, pwede kang gumawa ng milk, and kung ano-ano pa na galing sa gatas ng baka. And bakit nga ba importante na alam natin yung pinanggagalingan ng kanilang GDP or ng kanilang pera sa ekonomiya? Ano nga ba yung significance nito? Katulad na nabanggit ko kanina, ang New Zealand is a commodity currency. Ibig sabihin, heavily reliant po ang economy ng New Zealand sa pag-export ng kanilang dairy products. Siyempre, kung malaki yung demand sa dairy products, technically, maganda rin yan para sa currency ng New Zealand. Okay? Pero siyempre, pag medyo bumabagsak ang value ng dairy products or pag wala tayong demand for the dairy products, especially during the pandemic, yan, medyo bumaba yung demand for the dairy products, siyempre yung value ng currency, bumababa din yan. Okay? So, the total GDP of New Zealand is around 200 billion. So, ano nga ba yung GDP? GDP is the total goods and services that is produced by a country. So imaginein mo 200 billion ang GDP ng New Zealand. Ang kanilang export is around 40 billion. Okay, 40 billion yung ini-export nila out of the 200 billion GDP nag-export sila ng 40 billion. Pero kailangan mo ring malaman na out of that 40 billion, majority of it goes to China. Okay, that's more than 50 to 60% ang napupunta kay China. So ganoon kab heavily dependent ang New Zealand sa China. Kasi ang laki-laki na nga na yung GDP nila 40 million na napoproduce nila, sorry, yung export nila na 40 billion, majority of that goes to China. And syempre, kung ang pinakamalaking buyer mo, which is China, eh medyo nakaka-experience ng hindi magandang economy, ano pa yung mangyayari sa New Zealand? Most probably, hihina din yung kanilang export. Kasi nga, humina yung kanilang buyer. Okay? Pag naman nag-umuusbong or gumaganda ang economy ng China, most probably din, dadami rin yung bibili nila sa New Zealand. And magkakaroon siya ng chain effect, which will give also a good economy para sa New Zealand. Okay? So, ulitin ko sa sinabi ko kanina, New Zealand is a commodity currency. So, pag commodity currency siya, in terms of uncertainties like war, like pandemic, and medyo nagkukos ng panic sa market, usually, ang value ng New Zealand, bumabagsak po talaga yan. And yung mga investor, yung mga trader, they tend to buy yung ating mga safe haven currency like the US dollar, like the Japanese yen, and like the Swiss franc. Okay? So medyo na-i-chapware si NZD pag medyo hindi maganda yung economy. Bakit? Kasi nababawasan yung demand sa mga dairy products natin. Kasi ang dairy products, hindi naman talaga yan necessity, di ba? Lagi niyong tatandaan na pag may uncertainty, may war, at kung ano-ano pang nagkukost ng panic sa market, mag-expect ka na bababa ang value ng. So that's it for our topic for today, the currency background of New Zealand. Hope you learned something from me today. Bye!